Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Awi ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ng pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakamali at pagkakasala at humiling po tayo ng kapatawaran sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng basan at galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel
at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyon nang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ng ganap. Ang pagagalit mo at puot sa aming wala na bang hanggan? Di na ba lulubag, di na matatapos ang galit mong iyan? Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina
at mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali. Isama po natin sa ating pagdiriwang sa banal na misang ito at ipanalangin po natin ang lahat ng naapektuhan ng malakas na ulan. Mga kapatid, tayo pong mga Pilipino, tinuturing po nating mahalaga ang ating pamilya. We are considered to be family-oriented. Kaya nga mapapansin po natin, kahit na ang mga taong may asawa na, minsan nakatira pa din doon sa kanilang nanay o tatay, sa kanilang mga biyanan. Dahil kapag tinanong mo, bakit hindi pa kayo bumukod? Bukod sa hindi pa handa o hindi pa kaya, ang sasabihin marahil, hindi ko kayang maiwan ng aking nanay o ang tatay. Tama po ba? Pero paano po ba nating masasabi na ang kamag-anak natin ay kamag-anak natin? Kapag tayo ay merong relationship sa dugo, blood relationship. Pero sa panahon po natin ngayon, kapag ang isang tao ay nakikilala, madalas sinasabi natin, ah, kamag-anak ko yan. Dahil yung lolo niyan at lolo ko magkapitbahay. Kapag ang tao ay nakikilala, nagiging kamag-anak. Pero paano po ba natin masasabi na ang isang tao ay tunay na kamag-anak natin kapag tayo ay magkadugo? Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa tanghaling ito? Dahil kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, si Jesus, habang siya ay nagsasalita, dumating ang kanyang ina at mga tinuturing niyang kapatid. At anong tugon ni Jesus? Sabi sa kanya nung tao, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Pero nagtanong ang Panginoon, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Marahil magtataka tayo at sasabihin natin, ibig sabihin ba si Jesus? Itinatatwa niya yung kanyang ina, ang mahal na birhen? Marahil hindi. Bagkus merong mensaheng ipinagkakaloob si Jesus. At anong mensahe ang pinagkakaloob ni Jesus? Na ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos. At kung ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos bilang kawangis ng Diyos, nangangahulugan na tayo ay miyembro ng pamilya ng Diyos. At kung tayo ay miyembro ng pamilya ng Diyos, nangangahulugan, mga kapatid, na sa ating pagkilos at paggawa, sumasalamin ang Diyos. Sumasalamin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Di ba nga minsan pansinin po ninyo, yung mga traits natin, yung mga bagay na nakikita sa atin, nakikita din sa kamag-anak natin. Naalala ko po, nung ako po ay seminarista pa, at meron kaming mga family gathering sa loob ng seminaryo o family day, minsan nas naiintindihan ko kung bakit ganun ang pag-uugali ng aking kapwa seminarista nung nakita ko na yung kanyang nanay at tatay. Ah, kaya pala kulot ang kanyang buhok. Kasi kulot yung nanay niya. Ah, kaya pala pango yung kanyang ilong. Kasi pango yung nanay niya. Ah, kaya pala ganun ang kulay ng kanyang damit, ang kanyang balat. Kasi ganun ang kulay ng balat ng kanyang nanay. At sana ganun din tayo na itinuturing nating tunay na kamag-anak ang Diyos
tunay na kapamilya ang Diyos, masasabi sa atin, ah, kaya pala mabait siya. Ah, kaya pala mabuti siya. Ah, kaya pala nakikita sa kanya ang pagka-Diyos dahil tunay siyang kamag-anak ng Diyos. More than our blood relationship with one another, we are all members of the family of God because we act like God. We act like Jesus. Dahil ang lahat sa atin nilikha niya at ang kanyang nilikha ay kanyang kapamilya. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, nawa kapag tayo ay tumitingin sa bawat isa, masasabi natin kapamilya yan ng Diyos. Kapatid yan ni Jesus. Kamag-anak yan ni Jesus. Dahil sumasalamin sa kanya ang mukha ng Diyos. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Kamag-anak ba yan ni Jesus? Sabi nung isa, mukhang kamag-anak po ng kalaban ni Jesus. Ano? At siguro mga kapatid, yan ang hamon sa atin. Sino nga ba ang kapatid ni Jesus? Sino ang kanyang ina? Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, ipanalangin natin na patuloy tayong magsumikap bilang kawangis, kamag-anak, kaibigan at kapamilya ng Jesus. Dahil sumasa atin ng Diyos at nakikita sa atin sa ating mga buhay, sa ating pagkilos, sa ating pag-iisip, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang isang komunidad, humingi tayo sa Diyos Ama para sa ating mga pangangailangan. Ang ating panalangin, Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging isang tunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa mga turo ni Kristo, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway huwag magpasan ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pamilya naway maging tunay na magkakapatid sa turing sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa ayon sa kalooban ni Jesus, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa naway pakitaan natin ng pagkalinga sa anumang paraan upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Mapagmahal na Ama, gawin mo kaming mga tapat na anak mo na masunurin sa iyong banal na kalooban. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
ay atalak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdimang bilang sam-sam bayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ng banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Thank you.
ako tutungo saan pa maghahanap hanggang sa dulo ng dagat walang makikitang tulad mo. Ibutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, ikong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, ikong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, nakapagligtas, pag-ibig na Ama. Nakapagligtas, pag-ibig na Ama. Announcement. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapili ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.